أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كريم نعمائه نحمده حق حمده ونثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Diba? Now let's talk about the nisab. Kasi kinakailangan detalyado ito. Ustaz, paano ba malaman natin ang nisab? Diba? Hanggang kailan? O hanggang ano yung formula? Ika nga. Ano yung measurement? Ika nga. Paano natin malaman at matukoy ang nisab? Okay? So, unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nisab, ang ibig sabihin ng nisab, yun yung tinatawag na minimum ika nga na value. Okay? Minimum na halaga ng zaka para sa ginto at saka ng pilak at saka ng pera. So, kinakailangan natin yun. Ang tawag dyan is nisab. Okay? Nisab. Una, ang nisab ng ginto ay 20 dinar. So, yan natin dito. Mas maganda siguro. Okay? Nakikita ba? Okay, good. Okay. So, sa ginto muna tayo, sa gold. Ay, hindi ba makita? Maliit talaga. Paano ba? Kailangan lakihan. Gold. Okay? So, ang gold, mga kapatid, sa pan... Kita ba? Kita din sa kamera o ano? Kita dito. Ito yung di. Ito yung... Okay na. Okay. So, meron tayong tinatawag na gold. So, gold muna ang pinag-usapan. Huwag natin paghaluin yung tatlo. Kailangan isa-isa muna tayo. Sabi nga nila, soya-soya sadik. Okay? So, meron tayong tinatawag na gold. So, ang nisab, we're talking about the nisab, ang minimum, minimum value. Ang nisab ng ginto ay 20 dinar. Yan ang pinaka-origin, 20 dinars. Yan ang nakalagay sa hadith. 20 dinars. Okay? Yan ang nisab ng ginto. Linaw? O, ang 20 dinars, ito ay katumbas ng tinatawag na 85 gramo ng ginto. Malinaw? 85 gramo. Kasi ang dinar, ang origin ng dinar ay ang pinagmula ng dinar ay ginto. Okay, malinaw? So, ang katumbas ng 20 dinars, ito ay ilan? 85 grams of gold. Yan ang katumbas ng 20 dinars. Okay? 85 gram. So, ang 85 na ito, kapatid, dapat yung malaman hanggang maguno man ang mundo. Okay? Walang matira kundi ikaw lang. Mananatili ito at hindi magbabago yan. Kasi yan ang tinatawag na base form. Okay? Yan ang default. Okay? Yun ang tinatawag na default. Malinaw? 85 grams yan. Walang sino man. Ang sino man magbago niyan, bida. Okay? Nakagawa ng violation, ika nga. Either pinaigsi o either binawasan o dinagdagan. Kasi yan ay nakasaad sa tinatawag na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So, tinatawag na 20 dinars so equivalent 85 grams. Okay. Bakit? Ikaw nga sabi ibang detalyado na papaano. Dahil ang isang dinar, ang equivalent ng isang tinatawag na dinar, equivalent ng isang dinar, ilan? Okay? Ng ginto ay katumbas ng 4.25. So, ihandal niyo mga calculator ninyo, ha? Mamaya kakulitin, baka mali ako, at least nandyan kayo. 4.25. Okay? Grams. Ang ng gold, ika nga. Okay? Na kung kaya ang nisab ng ginto ay magiging, magkano? 4.25 times 20 equals, ano? 85 grams. Oh, ang galing-galing natin sa math, no? Ako, pinakahin ko na subject dati ay math. Okay? So, ito. So, ngayon, na yung medyo natuto tayo kasi walang option eh. Hindi pag-aralan eh. Okay, so yun ang tinatawag na kinalabasan. Bakit natin sinasabing 85 grams? Kasi ang 85 grams talaga, wala talaga yan sa hadith. Ang nasa hadith, 20 dinars. Okay? Bakit nasa nasabi nila 20 dinars? Eh, bakit ikaw 85 grams? Ah, hindi mo naintindihan. Okay, pareha sila tama. Okay? Nareconcile natin yung dalawang opinion. Malinaw?
So bakit 85 ka? Sapagkat 20 diya kasi nasa hadith, ulitin ko, 20 dinars. Walang gram sa tanataw na hadith. Papaakit sa nasabi, sapagkat ang 20 dinars, ang isang dinar ay katumbas ang 4.25 grams ng gold. Then i-times natin sa 20, din ang kalabas ang 85 grams. Okay? So para hindi mo makalimutan, kasi usually nakakalimutan na ito eh. Pero ito hindi makakalimutan. Kasi ito yung umiiral ngayon eh, yung gold na wala ng dinar ngayon. Hindi na walang dinar ngayon. Siguro may mga dinar pa, kaso lang ay naging currency na tulad na lamang ng dinar. I think sa saan bang bansa ang dinar? Kuwait. Diba? Sa Kuwait, dinar. Diba? Sa Kuwait. Ay, sa Bahrain ba dinar? Dirham ata sa Bahrain. Oh, anyway. Okay? So yun ang tinatawag na, ulit mo, magkano yung nisab ng gold? 85 grams. Kung sa dinar, ilan? 20 dinars. Okay? 20 dinars. So malinaw yan, ha? So malinaw. At least malinaw na sa'yo. So meron kang 85 grams. So i-listen natin. Okay na ba? Para sa silver tayo. Okay? Mabuti na yung magkalinawan tayo. Okay? So ilagay natin dito ngayon. Ay is gold equivalent to 85 grams. Is it aside natin yan? Let's talk about the silver. Pilak. Okay? Ang pilak, mga kapatid. Now, ang nisab ang tinatawag na pilak, okay, ay 200 dirham. Kasi ang pinanggagalingan ng tinatawag na dirham ay pilak, silver. Okay, malinaw? So, sa tinatawag, it means ilan? 200 dirhams. Yan ang nakalagay sa hadith, nakasaad sa hadith. Okay? 200 dirhams. Malinaw? Okay. O 595 gramo ng pilak. Or 595 grams equals, equivalent sa 595 grams ng silver. Okay? So yun ang katumbas ng 200 dirhams. Equivalent siya sa tinatawag na silver is 595 grams. Okay, 595. So, mas mataas ito kaysa doon sa tinatawag na gold. Okay, malinaw? Now, bakit? I-ano natin, i-evaluate natin. Dahil ang isang gramo ng pilak, one silver, ika nga, yes. Isang gramo ng tinatawag na, ang isang gramo ng pilak na ay katumbas ng, ang isang dirham, ay katumbas ng tinatawag na 2.975 grams. 2.975 grams of silver. So, i-times mo siya. So, ang magiging kalalabasan nito is 2.975 times 200 equals... Ha? Eh, kayo? Alam magkano? 500. Baka makali ako, ha? Okay, 595. Okay? Grams of silver. Halina? So, baka sabihin na, bakit sabi na 595 samantalang iba 200 dirhams? Kasi yun yung equivalent, ika nga, ng 500 dirhams, equivalent sa silver is 595 grams ng silver. Okay, malina? Okay, so, is it aside ito, silver is 595 grams. Okay? So, malinaw ba? Paki-ansis, baka biglang maputol ba? Malinaw? Okay, malayo pa. So, malinaw ba yon? At least, malinaw yung gramo ng tinatawag na gold at saka ng silver. Okay na to, Iris, na natin. Tinignan natin mamaya kung saan yung galing yung math ninyo. Okay, let's talk about the money, pera. Okay? Gulat naman ako. Okay, let's talk about the currency. Currency tayo ngayon. Okay? Currency. Now, sa pera, ang nisab ng pera naman ay kakalkulahin, okay? Batay sa nisab ng ginto at saka ng pilak. So, dapat ninyong malaman na ang calculation para malaman ang nisab ng pera nakabatay sa dalawa, either gold or either silver. Mamili ka lang dyan. Pero normally, ang ano ngayon is gold, ang yung inano, pinapatagaan nila, kinukuha nila as a base, ika nga, ng tinatawag na ng nisab para sa currency. Gold. So let's stick to the gold. Pero mapasokin natin ang tinatawag na silver. Okay, malinaw? Para lang magkaroon kayo ng idea. Malinaw?
So kapag ang pangungulekta ng zakah ay dapat na isa katuparan, so pag dumating na yung due, ika nga, so magkakalkula siya batay sa, kung mamimili siya either sa gold o tinatawag na silver. Okay. Kapag umabot na ang pera sa nisab, ito man ay batay sa ginto o din naman kaya batay sa tinatawag na pilak, sa ganitong kalagayan, ang zakah ay magiging obligado sa kanya pag dumating na sa nisab. Pag nalaman na, halimbawa, yung pera na yun ay nasa kanya sa loob ng isang taon. At tamang-tama sa pag-ikot ng isang taon, then ikakalkulahin niya ngayon yung tinatawag na kung dumating na ba sa nisab. Otherwise, kapag dumating na sa nisab, obligado siya magbigay ng ano, zakah. Pero pag hindi, then hindi pa. Okay? Okay. Now, halimbawa, kapag ang halaga ng kasalukuyang gramo ng ginto ay katumbas ng $30. Okay, pagkatandaan natin ay nagabatay tayo sa tinatawag na current price. Okay? Current price. Hindi yung price noon, kundi yung current price. Kung saan, kung kailan ka, kung kailan mo nalaman na umikot na at lumagpas na sa isang taon ang pera sa'yo, so doon ka magkakalkula. Okay? At pagkatapos, doon mo ibabatay yung value ng isang gramo ng ginto kung magkano. Okay? Isang gramo ng ginto kung magkano. Assuming sa yung current price ng tinatawag na ito, yung tinatawag na gold. $30. Okay, yung tinatawag na sabihin natin ay yung price ika na. Maging obligado ang zakah sa isang tao kung mayroon siyang $2,550. $2,550. Why? Bakit paano siya naging 2,250? Ita-times mo siya sa tinatawag na 85. Sa base, ika sa base, sa default ng graan ng tinatawag na gold, which is 85 grams of gold. Okay? So equals 2,550. Okay, yun. So kapag meron siyang ganitong value ng pera, ganito kalaki ng pera, din obligado sa kanya magbigay ng zakah. Okay? Mamaya, huwag mo nang isipin kung paano, magkano ilalabas. Sa atin, pinag-uusapan natin ngayon kung paano mo malaman na dumating na ba sa nisab ang iyong pera. Okay? Dumating na. At yan ay nakabatay sa current price, ika nga. Sa current price, ang tinatawag na, ano? Current price ng gold. Now, let's talk about the, halimbawa, silver. Magkano yung silver ngayon? Sa palagay natin? Okay? Sa palagay nyo lang, hindi kayo mapalagay. Assuming lang, kayo lang. Assuming lang. Pang-assuming lang ba? Magkano yung ang price ngayon ang tinatawag na ano? 100 riyal. 100 riyal? Grabe naman ang mo. Gold? Hindi, silver. 100 riyal. Ha? 12 riyal, isang gramo? Sigurado? Okay. 12 riyal, isang gramo? Hindi nga. Okay, assuming. O magkano? Ang magkano sa palagay mo, chef? Yung isang gramo? 50? 70. Okay. 70, ha? So, mayroon kang current price na kung saan ang silver. We're talking about, oh, kapatid, ang pinag-usapan na ginto at saka silver ito, yung puro, yung talagang pure. Walang halo. Okay? Talagang pure. Pure gold at saka pure silver. Okay? Malinaw? Na kung sakali, ang tinatawag na price ang bawat gramo ng silver ay 70 riyals. Okay? 70 riyals. Yun yan. We're talking about the silver. Yun ang pagbabatihan muna natin ng currency, silver. Okay? 75 riyal. So, 70 times 595 equals? Hindi na. Ano? Times 595. Pwede mag, pwede yung mga nanonood sa atin, pwede mag ano? Ha? 41,650 Saudi riyal. Ibig sabihin dito, kapag meron kang 41,650 Saudi riyal. Na pera. Yes, we're talking about the currency. Okay? Currency tayo. Okay? So, ibig sabihin, mamaya sa piso tayo. Sa world, saan mo tayo? Kasi Saudi tayo eh.
Alinaw? 4,650 Saudi. Kasi kung saan ka na, kung saan kang lugar, doon mo ibabata yung tinatawag na ano, calculation mo doon sa currency nila. Hindi doon sa kung saan ka, doon ka nakatira yan, doon ka na ano eh. Malinaw? Okay. Maliban lamang, kalimbawa, yung pera mo nasa Pilipinas, halimbawa, so doon ka magbabatay din kung saan nandun yung pera mo. Malinaw? So, 4,650 Saudi Riyal. Kapag ang silver ang ating pinag-uusapan, kapag silver, okay? Na kung saan, batay sa current price ng per gram ng silver. Now, let's talk about the gold. Sa gold tayo. Magkano yung gold ngayon sa Saudi Riyal? 175. Yung pure. 175. Okay, 175. Kasi fluctuation yan, di ba? Fluctuation yung ano yan. So, 175 times 85 equals? 14,875. Okay. 14,875 Saudi Riyal. So, kung meron kang 14,875 Riyal, batay sa gold, yan yun ang basihan mo, at batay sa current price ng per gram ng gold, at ito yung lumabas, then, obligado kang magbigay ng zaka. Okay? Ha? Ayan mo. Sabi ko na nga yun sa'yo eh. Siguro, sa tulad natin first time na magbigay ng zaka, doon na tayo sa gold. Kasi at least, makakaano tayo, may sasakatuparan natin, ika nga. May sasakatuparan natin agad-agad yung ating isa sa mga haligi ng Islam. Di ba? Okay? Pero kapag halimbawa, palagi ka nagbibigay ng zaka, pwede ka na magbatay dito sa natong na silver. Di ba? Pero yung fatulan ng first tulad ko, halimbawa, wala pa talaga ito yung ganyang kalaki ng pera. Allahumma rzuk na, ya Allah. Di ba? Allahumma rzuk na. Allahumma zid na malan, nafi'an, halalan, tayiban. Okay? So yun yung mga kapatid. So yan yung tandaan. Ulitin ko, pag ang nasa halimbawa, feeling mo at na yung pera talaga, medyo malaki-laki na yung pera, ramdaman mo. At hindi mo pa alam ang nisab. Ito yung tik ni Jaan. Pag sa palagay mong mataas na, okay, pakatandaan natin ha, hindi pa, ito ay wala, ito ay, nasaan, usapin pa tayo, either savings mo, o iba kasi yung tinatawag na ano, iba yung usapin pag, in terms of business. Matasaklaw natin yan. Let's talk about the personal money, ika nga. Either ipon mo, either sahod mo, yes, or either bonus, something like that. Basta nasa position mo ikaw. Basta maisa ka to para lang yung tatlong kondisyon. So huwag yung kalimutan, napakahalaga yun. Tatlong kondisyon ang tinatawag na zaka ng gold, silver, at zaka ng pera. After na, isa ka to para mo yung tatlo na ito, tapos sa palagay mo, malaki-laki na yung pera ko. Kaso lang, paano ko malaman kung obligado ako magbigay ng zaka? Okay? At ito ay, alam ko, umikot na ito sa loob ng isang taon. Nasa mahigit isang taon na sa akin ito eh. So ngayon, gusto ko magbigay ng zaka. Then, ito ngayon ang tinatawag na, iyan natin, ito yung pamarano. Pupunta ngayon sa black market o di naman kaya through online, magtanong ka ngayon yung current price ng gold or ng silver per gram. Tanong mo ngayon. Then kapag gold ang pinagbabasihan mo, then i-times mo siya sa 85 grams. Yun yung resulta noon, yun yung nisab ng pera. Okay? Na kapag dumating doon sa tinatawag na ano, ayun, ibig sabihin, obligado akong magbigay ng tinatawag na zaka. O di naman kaya kung ayaw mo, medyo uripot ka ng konti, okay? Then, doon ka nga sa tinatawag na silver. Kasi, doon ka nga sa tinatawag na silver. So, ngayon, magtatanong ka ngayon sa online, we're talking about pure gold saka pure silver. O di naman ka sa black market, pagkatapos, itatayos mo siya sa 595 grams, then yung resulta na yun, yun yung tinatawag na nisab. Kapag umabot na ito, then obligado kang magbigay ng zaka. Okay? Okay ba yun? Malinaw ba yun? Okay, mashallah. Okay, malinaw kapatid. Okay. So, ngayon ay sabi natin ano? Pag-usapan natin yung kasi Saudi, then yung Pilipinas. Sa ano sa atin sa Pilipinas. Okay, sa mga nanonood, baka may mga taga-Pilipinas na nanonood sa atin. Mashallah, para malaman nila. Okay, magkaalimbawa sa gold tayo. Magkano ang isang gramo ng gold sa Pilipinas? Time start agad, no? Magkano? Okay. Pwede magba ano yung mga kapatid natin na ano? Magkano? Naguguluhan kayo kung magkano? Magkano? Hindi. Dalian nyo. 3,500. Okay. 3,500
Okay? Parang pinatasan nila. Gram. Okay, per gram of gold. Okay. 3,500. Okay, 3,000. Sa iyong kaligayahan, walang problema. Gusto mo bawasan? Okay. 3,000, mga kapatid. Now, 3,000 gram of gold. So, 3,000, itatimes mo siya sa 85. Equals? 255,000 pesos. So, pag merong... Uy, pag, oops, yan ay depende sa current. Kung ito, yung, kung ito nga yung tinatawag na current price. Di ba? Mataas na yan. At kung ito nga yung current price ng gold. Ano na? So, kung may nag-comment, 18 lang daw. Man, pagkano daw? Wala, 18. Joke lang. Okay. Ibig sabihin, kapag meron tinatawag na 3,000, ikaw, pag ang gold, price of per gram of gold ay 3,000, itimes mo sa 85, yun ang kinalabasan ng nisab. Pag meron ka nito, at ito'y umikot na sa loob ng isang taon, obligado kang magbigay ng zaka. Okay? Obligado. Basta, lagi nyo natandaan, ika ha, ay doon ka sa current price ng gram of gold. Okay? Now, sa tanataw na ano tayo, silver tayo. Silver. Magkano yung isang gramo ng silver ngayon? Ha? Pure silver, magkano? Kunyari lang. $300 yung isang ano. Okay. Sabi natin 300 or sabi natin 500. Kunin niyo, current price ng alimbawa ng silver ay walang iba kundi tinatawag na 500. Okay? So 500 times 595 grams of silver. Okay? Equals 297,500. So 29,750. So 297. I'm sorry. Ay, twin, paano? Yun, 297. At, ay, sorry, paano ba? Paano? Tama na yun, sir. Okay, 297,500. Okay? 297,500. 297,500. So, kung medyo kuripot-kuripot ka, dito ka na. 10,000 na yan. Di ba? Subhanallah. Okay? But of course, no, nasa sa'yo, mamili ka naman. Option, mayroon ka naman tinatawag na option, ika nga. Pero majority sa mga ano talaga, ginagawa nilang base, ay walang iba kundi yung gold. Gold talaga. Okay? Gold. Kasi kawawa naman yung mga mahirap. Di ba? Kaya nga, you know, ay, blessings yun. At alhamdulillah, ito yung tinatawag blessings. Malinaw? Okay. Malinaw sa inyo paano yung nisab? Paano malaman yung nisab? Okay. Basta huwag niyong kalimutan yung conditions at saka yung calculation ng nisab batay sa gold at saka batay sa nisab ng silver. Malinaw? Para malaman ninyo kung magkano yung nisab, umabot ba na sa nisab yung pera ninyo o hindi pa umabot. Okay. Now, takdang halaga ng zakat na ibibigay mula sa ginto at sa kapilak. Now, let's talk about the tinatawag na maximum amount, ika nga. Okay? Ang maximum amount ng tinatawag na sabihin natin ng halaga, ng value, kung magkano ang ilalabas mong pera doon para ibigay mo na zaka. Now, either gold o either ginto. Now, pagdating sa tinatawag na kung magkano yung value, ika nga, na ibibigay mong zaka sa mahihirap, parihas sila ng gold, silver, at saka pera. Walang pinagkakaiba. Okay? Sa nisab lang sila nagkakaiba sa nisab. Now, okay. Ang takdang halaga ng zaka na kailangang ibigay mula sa ginto at saka sa tinatawag na pilak at o kaya pera ay 2.5%. Okay, yan yung tinatawag na magunaw man ang mundo, mamatay man ang lahat ng tao, okay? At pati ang mundo, ika nga, mananatili ito at hindi pwedeng magbago. 2.5%, yun yung tinatawag na default. Okay? No one can change this rules, ika nga. Na kung gano'n, kung halimbawa, pwede mong dagdagan yung ibibigay mo, that's fine. It's okay. Pero ito yung base, ika nga, at hindi pwedeng lalagpas dito. Hindi pwedeng less dito. Na ibibigay mo, gawin mo 2.4% lang na ibibigay mong zaka. Okay? So malinaw? Okay. 2.5, lang datandaan yan. So sa bawat dalawang dinar ng ginto, yun ang tinatawag na origin eh.
Paano yung 2.5? Actually, wala kasi 2.5 sa tinatawag na ano. Sabihin natin, walang 2.5 doon sa hadith. Okay, sasabi lang ka, because ganito yan kasi, okay. Sa bawat dalawang dinar ng ginto, o dalawang, sorry, sa bawat 20, di ba 20, yung ginto is 20 dinar? Okay, sa bawat tinatawag na 20 dinar ng ginto, kalahati ng isang dinar ang ibibigay bilang zaka. So yung kalahati ng isang dinar, yung kalahati, meron isang dinar, di ba? Gawin mong kalahati yon. Yun yung 2.5% ng tinatawag na 20 dinar. Okay? Kalahati ng isang dinar. Half, okay, half of one dinar. Yan ang tinatawag na ibibigay. So ibig sabihin ko, mayroon kang 40 dinar, ilang dinar ang ibibigay mong zaka? Isang dinar. Okay? Isang dinar. Kung meron kang tinatawag na 60 dinar, ilan ang ibibigay mong zaka? 1.5 dinar. 1.5. Okay? Kung meron kang tinatawag... 1.5 dinar, di ba? Kung meron kang 80 dinars, 2, di ba? So every 20 dinars ika nga ay ibig sabihin ay meron siyang half of dinar ang ibibigay ng tinatawag na zaka ng ginto. Malinaw? Okay. Okay, yun nga. At anumang dagdag o at anumang tinatawag na labis, ika nga, pagkatapos ng nisab, ay kakalkulahin na nag-ayon kahit gaano man ito kalaki o kahit naman gaano ito kalaki. Anuman yung kaliit. Ibig sabihin, anuman, alimbawa, 20, o alimbawa, yung, iba ito yung tinatawag na sabihin natin, ito yung nisab, dinar, ng dinar, diba, 20. Tapos meron kang sobra dyan after ng nisab. Magkano yung sobra mo is, after 25, 40, 60, so yan ay kakalkulahin ng naaayon. Batay, ito yung lalabas sa 2.5 mula dito sa lahat. Hindi yung dito ka lang, uy, meron kang 40 dinars, tapos ilalabas lamang 22.5, dito sa 20, hindi pwede. Ang ilalabas ng 2.5 ay mula doon sa kabuuan, sa total na kabuuan, ika nga na meron kang tinatawag na gold, o meron kang tinatawag na dinar, meron kang dirham o silver, at meron kang pera. May na? Okay. Now, karagdagan dito, mula sa bawat 200 dirham, so, sa ano tayo? Silver. Okay, so meron kang tinatawag na 2.5%. Ika nga. Now, sa, di ba meron, ang nisab ng silver is 200 grams ng dirham. Dirham. Yan ang tinatawag na silver. Okay? So magkano ilalabay mo, ilalabas mong zaka dito? 2.5. Okay? So, sa bawat 200 dirham ng pilak, limang dirham naman ang ibabayad mula rito bilang zaka. Ibig sabihin ay 5 dirham. So, ibig sabihin, every 200, ilalabas mong tinatawag na dirham ay 5 dirhams. Okay? Pag meron kang 400 dirhams, ano mangyari? Ilan? 10 dirhams. Diba? You know? Kapag meron kang tinatawag, sige nga, kapag meron ka ngayon 600, ay sorry, pag meron kang tinatawag na 500, magkano? 12.5. Okay, yes, 12.5 ba? Sigurado ka? Yes. Okay, kasi yung kalahati na... Kasi yung 400... 10, di ba? 10. Tapos... Ay, tama, 12.5. Okay, mashallah. Tatalino talaga ninyo. Mashallah, mga engineer talaga. Okay? 12.5. Mashallah. Okay? So, malinaw. So, yun, kapatid. At anumang dagdag, at gaano man ito kalaki, ay ito ay kakalkulahin sa anuman ang naaayon dito. Kahit gaano man ito kaliit ang dagdag. Now, so, ang pansinin natin ang hadith ni Prophet Salam. Ano yung pinagkukunan ng hadith, mga kapatid? Okay? So, ang mga ito ay alinsunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Prophet Salam, فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 100 dirham wahala alayha alhawl fa fiha 5 darahim walaysa alayka shay'un ya'ni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran fa idha kana laka 20 dinaran wahala alayha alhawl fa fiha nisfu dinar fama zada fahisabuhu dhalik fahisab dhalik. Ibig sabihin, kapag pagmamay-ari mo na ang 200 dirham, which is 595 na gramo ng pilak, at lumipas ang isang ganap na taon, ikaw ay magbabayad ng zaka mula rito ng 5 dirham o 5 dirhams at ito ay katumbas ng 14.8
875 na gramo ng purong pilak. Okay? Wala kang babayaran na zakah mula sa mga ginto hanggat hindi ito umabot sa 20 dinar, which is 20 dinars, o 85 na gramo ng ginto. Kapag pagmamay-ari mo na ang 20 dinar at lumipas ang isang ganap na taon, ikaw ay magbabayad ng kalahati ng isang dinar. Okay? Ang 1.5 ng isang dinar ay katumbas ng 2.125 na gramo ng ginto, dahil ang isang dinar ay katumbas ng 4.25 na gramo ng ginto, na kung kaya ang ibibigay na zakah mula sa 85 na gramo ng ginto ay magkano? Okay? Mula sa gramo ng ginto, 85. So meron kang tinatawag na 85 grams ng ginto, ilabas mo ang 2.5 doon, magkano? 2.125. Yes, 2.125. Kasi paano yung calculation yan? Alam mo kung paano yung calculation yan? Okay? 2.5 divided by 100 times 85. Okay? O di naman kaya ay 85 times 0.025 equals? Hindi. Equals 2.125. Okay? Tama ba? Okay. 2. Yan. Yan ang kinalabasan ng 2.5% ng 85. Okay? So malina, sa 595 ilan? Magkano yung tinatawag na ano? Okay? 2.5%. Magkano yung 2.5%? So ang paano yung calculation yan? 595 times 0.025 equals magkano? 14.875. Yun yung tinatawag na ibibigay mong zakah. Okay? Malinaw? Okay, let's talk about the practical. Practical application tayo para sa ganun ay maganda. Practical application tayo. Okay? Now, halimbawa mga kapatid, so halimbawa ang lalaki ay may pag-aaring pera na nagkakahalaga ng 9,000 US dollar. Meron siyang 9,000 US dollar. At lumipas ang, halimbawa, si nasan si Nur Kaisar? Wala si Nur Kaisar. Okay, si Gabi, halimbawa, meron siyang 9,000 US dollar. Masya Allah, tabarakala. Okay? At lumipas ang isang ganap na taon, habang ang halagang ito ay nananatili sa kanyang posisyon, sa kanyang pag-aari, at ito ay hawak-hawak niya. Okay, yes. Obligado ba sa kanya ang magbigay ng zakah? Yan ang question. Obligado ba sa kanya magbigay ng zakah? Now, let us find out kung obligado ba sa kanya. So, unang-una, kakalkulahin natin ang nisab ng zakah. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng lamang, ika nga, ng pagbabatay sa nisab ng ginto, which is, ayun ang base, ano talaga, o di naman kaya sa nisab ng pilak o dirham. Halimbawa, ang ating magiging basihan sa ating kalkulasyon ay walang iba kundi yung ginto. So, ang nisab ng purong ginto ay ilan? 85 grams. Okay, katumbas ng ilang dinar? 20 dinars. Okay. So, 85 grams, i-times mo siya. So, 85 grams, yun ang base form talaga ng gold, i-times mo siya sa current price. Current price, okay, of gold, of pure gold. And the result is, yun yung tinatawag na nisab. Equals nisab. Okay? Malinaw? So, 85, balimbawa, magkano ulit yun? 85 times, magkano yung, times, kunyari, is 30 dollar. Yung per gramo, yung current price ng gramo. So, 85 times 30 dollars equals ilan? 2,550. Okay, 2,550 US dollar. So, ibig sabihin, 2,550, sobrang-sobra pa. Okay? Ibig sabihin talagang obligano. Tignan na, meron pang $9,000. Okay? Masya Allah. You know? So, napakarami mong pera, mga kapatid. So, yun ang tinatawag na ano. So ang magiging nisab ay katumbas ng 2,550, ano? US dollar because of batay sa tinatawag na 30 na current price ng program na, ano?
which is gold. Okay? Na kung kaya, ang halaga ng kabuang pera nasa kanya ay 9,000, ika nga, pagkatapos lumipas ang isang buong taon at ito ay nasa kanyang posisyon, ay higit pa sa tunutukoy na nisab. Now, pangalawa. So, after nalaman mo yung nisab, pangalawa, ating kakalkulahin ang takdang zaka na ilalabas ngayon niya dito mula sa 9,000. At yun ang ibibigay mo, tinatawag na zaka sa mga mahihirap, basta nga sa nangangailangan. Okay? Paano? So, ang takdang halaga na ibibigay ng zaka is ilan? 2.5%. Yun ang takdang ibibigay na zaka. Now, sa, ibig sabihin ngayon, 2.5 divided by 100 times 9,000. Okay? O di naman kaya'y 9,000 times 0.025 equals yun yung 2.5. Yun yung ibibigay mong zaka. Okay? Na kung saan is magkano? $225 lang ang ibibigay mong zaka. Okay? Malinaw? Ang ibibigay mong tinatawag na zaka. Malinaw? Sa mga katwid, obligado sa kay Gabi ni Kanga na siya'y mababayad ng zaka sa halagang 225 out of 9,000. Okay. Gawin mo ng okay. 230 darong gudan. Sino? Calculation, kapatid. Malinaw? Okay. So, yun yung napakalinaw. Let us about the ano. Now, kunyari, magbigay tayo ng practical na ano. Kayo yung mag-calculate. Bibigyan ko kayo ng tinatawag na ano. Bibigyan ko kayo ng isang scenario. Okay? Malinaw? Tapos, kayo mismo yung magka-calculate. O, sino mag-volunteer dito? Para naman makita. Okay? Halika. Kapatid, halika. Halika. Sige na. Okay? Dito, para makita, dito ka mismo. Dito ka mismo. Hawakan mo yung ano mo. Tumabi ka sa akin. Nakikita ka ba? Hindi ka nakikita ng kamera eh. Okay. Okay, ganito. Ito yung tinatawag na ano. Si Abdurrahman ay meron siyang pera nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Okay? 1.5 million pesos. Okay? Na kung saan ang kanyang pera na ito ay umabot na sa isang taon, ganap na isang taon. At nasa position niya na yon. Kanya mismo yon. Malinaw? Kanya mismo yon. So ngayon, nagtanong si Abdurrahman ngayon sa tinatawag na market kung magkano yung current price ng gold. Ang sabi ng tindera, ang current price ng gold ay nagkakahalaga na sa pesos, nagkakahalaga ng tinatawag na, sabi natin, 40,000 pesos. Isang gold. Isang gramo ng gold. Ay, sorry. 3,160. Ay, tingnan mo na. Ano? 3,000. Okay, yes. Nagkakahalaga ng 7,000. 7,000, isang gramo ng gold, 7,000. So, iyan mo ngayon, magkano yung nisab? Ipakita mo. Iyan mo. 2,260. Yung kami natin, 3,000. Huwag mo ano, sabi ko 3,000. Okay? 3,000. So, 3,000 yung nisab. Yung current price ang tinatawag na gramo ng gold. So, ipalabas mo ngayon kung dumating na ba yung kanyang pera sa nisab. Okay, paano? 3,000 per gram, no? Per gram. Wala tayong nandiyawon. Okay, 3,000. Kalimutan. Okay, at magkano yung ibibigay niyang zaka? Kung sakasakaling umabot nga doon sa nisab. 3,000. Yan mo, paano yan mo para man 3,000 times 85, no?
Hindi mo napaganda ang first touch. 25,000. Yeah, tama ba yung kanyang calculation? Oh, so ano yan? Ito yung ano, yung nisab. Nisab. Ano yung base mo diyan? Yung 3,000 per gram. Para sa? Sa ginto. Ginto. Okay, good. So ibig sabihin lumagpas pa. Ibig sabihin talagang pasok na pasok. So magkano ngayon ang ibibigay niyang zakah? Sa 250. So hanapin mo sana, message ko na susunod dito. 1.5 times million yan ha? Daging zero pa siya. Times 0.025. She equals to 37,500. Ay, mashallah. Ito yung zakat. Yun yung kanyang? Yan yung 2.5 na ibibigay niyang zakat. Masha'Allah. Mula sa 1.5 million. Mula sa 1.5 million. Masha'Allah. Tama, tama. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Okay, masha'Allah. Maintindi. Okay. Okay, kapatid, ikaw yung susunod. Yan na, bars. Bars. Okay. Okay. Wala akong calculator. Ito. Wala akong calculator. Okay. Okay. Okay, si Abdul Malik ay mayroong pera sa peso ah. Meron siyang pera ng 50,000 pesos. Okay, 50,000 pesos. Okay? 50,000 pesos yung kanyang tinatawag na pera. Tapos pumunta siya doon sa market, nagtanong siya kung magkano yung gramo ng silver. Okay? Per gram ng silver. At ang sabi na yung gramo ng silver ay nagkakahalaga ng tinatawag na 35 per gram. Okay? So wag Ano yun? Magkano ang ibibigay niyang zakah? Ano yun? Okay, ulitin ko. Si Malik ay meron siya sa kanyang kamay, nasa posisyon niya, sa buha, which is tumikot sa labisan taon, 50,000 pesos. 50,000 pesos. At pumunta siya sa market at nagtanong siya ngayon kung magkano yung isang gramo ng silver. At ang sabi is, nagkakahalaga ng 35 pesos per gram ng silver. Ang tanong, magkano ang ibibigay niyang zaka? Ang nisab. Ang nisab. Unahin mo siya mag-analyze. Okay. Magkano ang 35 pesos. 35 pesos, isang gramo ng silver. Okay? 35 pesos, isang gramo. Isang gramo ng silver. Okay. 35 times. How much a lot? 595. Yeah. Ikaw na. Wala akong calculator. Wala akong calculator. 20,825. Na, masha'Allah. Ang tanong, magkano ang ibibigay niyang zakah? 50,000 sa 50,000. 50,000, magkano ang... 50,000, pwede na siya magzakah. Zakah mo rin ito. Sigurado kaya, yan ang ano? Yan ang ano? Yan yung ano? Yan ang ano talaga? Oh, siyempre. 0.0. That's 0.025. Times 0.55. Ah, oh, sure. 1,250. Times 0. 1.25. Oh, yan, ito na. Yan, ito na. Alam na, pili. Ang pwede. Mga mathematician daw.
So ito yung magiging? Sabihin dumating sa Nisaab. Dumating sa Nisaab. Okay, mashallah. Okay, next. Isbon, alika Isbon. Okay, mashallah. Zakallahu khair. Tama. Exactly. Okay. Ako, ay meron akong pera, hawak na hawak ko, meron akong pera na kung saan katumbas ng 110,000. 110,000. Okay? 110,000. At nung napag-alaman ko ngayon na ang isang gramo ng gold ay peso sa pesos. Pinag-usapan natin. Okay? Pesos. Okay? 110,000. Okay? At napag-alaman ko ngayon ang isang gramo 110,000. Huwag kang ano. Puro nangisip. Okay. So, ilisan mo yung 110,000. Baka naman kalimutan mo. Okay, 110,000. Tapos, sa pag-alaman ko ngayon ang isang gramo ng gold, okay, ay nagkakahalaga ngayon ng tinatawag na nagkakahalaga ngayon ng 3,700. Bawat gramo. Sa gold yan? O sa gold. Okay? 3,700 bang sinabi ko? 3,700. Okay? Tapos magkano ang ibibigay kong zakah? Sulat mo na. Eh, ano mo kaya? Ano ang una mong gagawin ngayon? Di ba? Nahilo na yung sibon. Nahilo na ako, Sheik. Ano yan? 21 years ago. Sagot lang ito. 85. Sagot ng isab. Okay, tapos? Tapos ano to? Ano, magkano yung bibigay kong zakah? Oh, yung pera mo? Amitan mo ha? Ang pera ko is 110,000. 110,000. Okay. 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 Tapos, ang price ng isang gramo ng gold is 3,700 pesos. 3,700 pesos. Diba? Magkano ang ibibigay kong zakah? Times 85. Ang mga naitin ko na yung naintindihan ba niya hindi naintindihan? Yes. Hindi na naintindihan ng ano, ni Miss Rahim. Rahim, maintindihan mo na. Maintindihan mo pag na-review yan, pag umpisa mo manood sa ul. Okay. Isa, kasi ang iba kasi late na nanonood. Kaya yung maintindihan nila. O ta, magkano ang ibibigay kong zakah? No. Nahilo na. Siguro. Hindi siya sigurado. Basta pero na. Pretty sure. Tapos sige. Kasi yung mga katawag niya maintindihan din sa nang maayos. Hindi yung mabot sa isap. Ha? Ito hindi niya siguro maintindihan. Ayusin natin. Okay, sige. Okay. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Hindi yung mabot sa isap. Una mong gagawin, titan mo ngayon kung dumating ba sa nisab o hindi. Ito yung magaling pera. Ang pera is 100. 10,000 ang pera ko. Pesos, lagi mong pesos. Okay. Pesos. Ikaw ba yung magkakas? Yan. Okay. Ang pera niya ha? Oh, pera ko. Okay. Para maintindihan ng mga viewers. Okay. Tapos, yan. Yung gold. Yung gold. 3,000. 700 pesos. Pesos. Yan ay, kunyari lang yan, assuming yan ha, current price. Okay? Per gram. Per gram. So, yung calculation is, yung 3,700 times 85 na per gram. Okay, ng gold. Gram. Yan ang nisab. Yan ang nisab ng gold. Equals to 314,000.
Okay. I-play mo ulit. Okay, tapusin natin inshallah yung bagay na ito. Pero alhamdulillah naunawaan na lahat. Paano? Okay, wala nang paggalugi. Sa piso alam din. Okay, sa piso. Kahit naman currency yan talagang base na pinagbabasa.